Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 11, verses 27 to 28. Kapatid, masasabi mo bang ikaw ay pinagpala? Siguro ay karamihan sa atin, kung hindi man, lahat tayo ay masasabi nating oo, kami o tayo ay pinagpala. Tila madaling sabihin na tayo ay pinagpala dahil alam natin na napakarami nating mga biyayang tinatanggap mula sa Diyos sa bawat araw. Ang pagising pa lang natin sa bawat umaga ng ating buhay ay masasabi na nating malaking biyaya. Ang bawat tao na ibinigay sa atin, ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kasama sa bawat araw, ang mga tao na nakakatulong sa ating mga gawain sa bawat araw, lahat sila ay biyaya. Ang mga magagandang nagaganap sa ating buhay, ang lahat ng mga yan ay biyaya. Napakarami nating biyayang natatanggap sa bawat araw, kaya't masasabi nating tayo ay pinagpala. Ngunit, binigyang din ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ang mas malalim na kahulugan ng pagiging pinagpala. Nang sabihin niyang, oo, ang totoo ay pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod dito. Siguro ay pinapaalala sa atin ni Jesus na tama nga na pinagpala tayo kung nakilala natin ang Diyos at kung tayo ay napalapit sa Kanya. Ngunit higit pa rito ang kahulugan ng pagiging pinagpala. Lubos tayong pinagpala kung tayo ay nakikinig sa kanyang mga salita at nakasusunod sa mga ito. Madaling sabihin na kakilala natin ang Diyos na marami tayong natututunan tungkol sa Kanya. Siguro ang iba sa atin ay lagi nagdarasal o nagsisimba o nakikibahagi sa iba't ibang gawain ng simbahan. Ngunit mahirap ang lubos na pagsunod sa kanyang mga salita. May mga bagay na madali lamang gawin. Ngunit kung hinihiling na ng pagkakataon na tayo ay magsakripisyo o magbigay o gumawa ng higit pa sa ating inaasahan, ang tanong ay kakayanin pa rin ba natin o gagawin pa rin ba nating sumunod sa kanyang kalooban? Mahirap ang lubos na pagsunod sa ating Diyos. Maraming kinakailangang sakripisyo. Ngunit kung lubos rin natin na kilala ang may kapal, mapagtatanto natin na tayo ay maaaring magtiwala na ang siyang naguutos sa atin na gawin o isabuhay ang mga bagay na tila mahirap ay siya rin magbibigay sa atin ng lakas at kakayahan upang magawa nating mabuhay na naaayon sa kanyang kalooban. Ito man ang mahirap o maraming sakripisyo man ang kinakailangang gawin. Sigurado, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share, landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.